Ito, linawi natin dito per DM ng CONCON delegate, excluding. Ano ibig sabihin ng excluding? Ibig sabihin, hindi kasama. Okay? Ang travel and lodging expenses. Ibig sabihin, aside from 10,000 per dime na per DM na CONCON delegates, eh, meron pang travel and lodging expenses. Ginagawa na talagang gatasan ng lahat ng ano no, basta may paggagatasan, gagatasan talaga. 7 months? 7 months and sandali nga. 7 months. 7 months, how many days? 212, oh, more or less, plus 13. So, 200, sabihin na natin 225, okay? Yeah, 225. So, 225 days, 225 time is 10,000. Gundong negosyo ito, ayaw po. 7, gundong negosyo. Ambira. 225 times 10 eh. 2 million lang. 2,250,000. Wow. 7 months, kumita ka ng 2 million. Ayos, ha? Ayos din, ha? Gandling, gandang kitaan dito. Eh, sir, wala naman hong ano eh. Minsan, may yung kapal na mukha ng mga... Sorry, ha? Senator Robin, yung kapal na mukha ng ibang mga mambabatas, wala naman silang pakialam kung ano sabihin ng tao. Eh. Kahit sabihin sa kanilang garapala na yan, ha? As in, gusto nyong kumita dyan, ha? Minsan yung mga pagmumukha ng mga kongresista natin eh ano eh parang nakaturok ng anesthesia eh. Ang walang pakiramdam. Feeling ko lang naman ah kasi ako medyo okay ako dito pero medyo may tanong ako kay Senator Robin dito eh. Sana masagot niya din in the pag nakausap natin. Kung economic provision lang posible ba yon na na mabuksan ang ating mabagong konstitusyon na economic provision lang without nadadali yung political form, which is akala ko ba ang gusto natin is federal form of government. So paano natin machi-change into federal form government kung economic provision lang ang ating dadalihin? Yun ang isa sa mga tanong ko, ha, kasi as far as I remember, I don't think economic provision alone would help entirely yung kalagayan natin bilang bansa. So, I think it's more on economic provision and federal form of government. Yan ang sa tingin ko, ha, makakatulong. Kasi, alam nyo, okay yung ano eh, economic provision, which is yung foreign ownership ng mga, di ba, mga foreign ownership sa businesses. Pero ang punto ko kasi, even if marami nang pumasok na investment, maraming pumasok na mga negosyo, kung naging centralized pa rin sa Metro Manila, baka mamaya dito pa rin, hindi pa rin kakalat. I don't know kung ano yung ang punto ni Senator Padilla dito. Paano natin mapapakalat ang tao into paano natin matutulungan yung mga provincial kung economic provision lang ang babaguhin, di ba? Eh napaka-importante kasi sa federal form of government yung bawat region they can decide on their own kasi the budget nasa kanila na, nagbibigay na lang sila sa national. Na unlike now, wala sila kumukolekta, binibigay sa national nagbibigay sa kanila. Eh, pag sa federal form government, supposedly, ang dapat, sila talaga, pera nila yan, kinita ng lunsod nila, magbibigay lang sila ng porsyento sa national. So, I don't know how are they gonna do it kung economic provisions lang. Pero akin, if talagang hindi kakayanin dahil there would be a lot of opposition in terms of changing the constitution, eh, okay na rin sa akin na economic provision. Pero sana, ako, sa akin lang ha, sana, hindi lang yun. Sana pati yung federal form of government.
Sana ma-invite mo si Senator Robin Sirbanat, sabi ni Joe Evie. Sana nga, sana. Gusto ko matanong sa kanya yan kasi kung papaano niya maiptutulak ang federal form of government kung ang bitaw niya is foreign in, ano lang policy foreign na economic provision lang, di ba? Sana makausap natin. Ewan ko. Sa akin, doon lang muna tayo sa pinakamatipid. Hindi natin masyadong sasyakin ng taong bayan na eleksyon na naman. Pero yung idea niya na dapat con-as, hindi con-con. Kasi yung con-con, parang maglalagay pa sila ng... Basta, may ganyan pa additional budget. Sa con-as naman, parang sila-sila na mismong mambabatas. Na which is, tama nga naman siya, trabaho naman nila talaga yun, bakit hindi na lang sila? Hindi, alam mo, sabihin nyo dyan, Senator Robin, sabihin nyo, isa-usa lang, una-unahin nyo, ano ba, Maharlika fund o yan? Pag tinanong mo yun sa kanila, anong gusto nyo unahin, Maharlika fund o itong con-con? Mapapaisip yan, mapapakamot sa ulo yan. San ba mas kita? Baka lang naman. Baka, siyempre, pagka ganun, mapapaisip sila, naku, utos ng anak ng presidente itong Maharlika. Unahin na natin to. Hindi, pero alam mo, buti meron tayong katulad ni Senator Robin. Ha? Okay yun na at least binabantayan niya kasi na tama naman din siya kasi naalala niyo yung unang plano nitong mga kongresista. Wala na silang, ibig sabihin, they can keep on running. I mean, takbo lang sila ng takbo hanggang mapagod. Hindi, yun yung unang plano eh. Nababaguhin nila eh. Na una-una, ang gusto nga nila gawing ano eh, ewan ko, parang gusto nilang pwedeng umulit yung Pangulo. Ang dalawang terms. Okay? So, pangalawa, gusto rin nilang walang limit yung pagtakbo ng mga kongresista. Ibig sabihin, hindi katulad ngayon, di ba? Tatlong term lang ata ang pwede, tapos kailangan hindi na kauulit. Di ba? Parang ang gusto ata nila, baguhin yun. So, buti na lang at meron tayong Senator Padilla na nakikita na dapat hong dapat bantayan ho ito. Kasi mukhang pagka ganun na mangyayari, wala na naman. Don't tell me, 6 na taon nga tayo nagtitiis ngayon, tapos dadagdagan nyo pa. Hindi, okay ako dyan. Basta hindi... Actually, meron panukala nung panahon ni Pangulong Duterte. Baguhin nyo batas, hindi ako apektado doon sa pagbabago ng konstitusyon. Ibig sabihin, kunwari, nag-decide yung Kongreso o nag-decide yung o kung sino man, yung magbabago, magbabalangkas itong bagong batas, konstitusyon, hindi siya maapektuhan. Ibig sabihin, bababa at bababa siya doon sa 2022. Yun yung sinabi ni PRRD noon eh. Sana ganun. Sana balangkasin itong kahit yung political aspect nitong konstitusyon natin, pero hindi apektado yung presidente na nakaupo ngayon. Ibig sabihin, kung sinabi ng pagbabago ng konstitusyon na pwedeng umulit yung presidente, kailangan bumaba muna ng presidente. Yung applicable na sa susunod na administrasyon na. Diba? Pangalawa, pati yung mga kongresista, yung susunod na kongresista na ang apektado. Hindi dapat yung kasalukuyang nakaupo. Yun lang sa akin.